YouTuber o vlogger po ba kayo? O di kaya mahilig lang talaga kayo gumawa ng mga video-video na ina-upload natin sa online? Ngunit napansin ninyo na yung audio quality ng inyong nire-record na video ay medyo masama at pangit. Ngayon at napaisip kayo kung meron ba tayong mabibiling napaka-affordable na mic for the improvements of our audio recording? Kung oo guys, ang video pong ito ay para sa inyo dahil unboxing po ito at review ng pinakamurang original na microphone na mabibili natin online. By the way guys, ako si John and you're watching Pambansang Banlag, Pambansang Baluga channel. Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello everyone! Okay, ayan. Ito na naman po tayo again and again. Awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog guys is about the microphone I bought online. Okay, nabili ko po ito sa Lazada for 550 pesos if I'm not mistaken. Okay, nag-sale lang kaya po bumili ako ng ganito. And the reason I bought this microphone is dahil naghahanap kasi ako ng mura na magandang klase ng microphone. And ayan guys, I hope kung may plano kayong bumili ng same model ng microphone na i-review ko ngayon, I hope mapanood nyo ang video na ito. By the way guys, ang binili ko ay Boya BY-MM1. Okay? So, I think ilabas muna natin siya sa pagkabalot para makita nyo siya. Ayun nga guys, siguro guys, ang gagawin natin ito is mag-unboxing tayo. After the unboxing and the paglabas sa balot, the next thing is gagawan natin siya ng test. Okay, after the test, ang susunod naman natin gawin is tingnan natin yung kung paano natin malalaman kung urig ba o fake ang nabili natin. Kasi sa totoo lang yan guys, ang mga ganitong products guys ay maraming mga fake na ganito, kaya dapat mag-ingat tayo. So and then ano pa ba, siguro sa mga last part ng video, ang gagawin ko guys, isasabihin ko rin kung ano rin po yung naging bad experience ko about this microphone. Since alam nyo naman na siguro na siyempre, bago ko pa i-upload ang video natin na ito, meron na akong experience about it. So ayan guys, isishare ko lang sa inyo para bago po kayo bumili nito or kung kunyari may plano kayong bumili nito, kayo nang bahala na pag-isipan muna bago kayo bumili. At least para sana makatulong ang ating video na ito. Lalo na sa mga kamukha ko na YouTuber na nag-ahanap ng affordable na mic na tulad nito. Anyway, ayan guys, mag-unbox na tayo. Yeah, nag-fast forward na ako ng video kasi pati yung pag-unbox medyo natagalan ako dahil medyo mahirap siyang i-unbox guys. Anyway, ayan yung laman guys. Okay, ayan. Ayan ang ano niya. Mabango guys, amoy bago. Bagong bago yung amoy niya guys. As in, amoy na amoy ko. And then, this must be the windshield fairy. Okay. And then, ayan yung ano ba to? Boya qualified in certificate. Okay. Siguro yan yung mga certification and etcetera of an inspection and test. This product is qualified. Okay, so yan. And then, Chinese. And then, yan po yung mic. Yung sinasabi ko. Nasa wind fairy. Windshield fairy po yan. Parang dead cat, I mean. Okay, protection of the mic. And then, yan yung guys. Mic holder. And then, this is the one port slot. And then, yung napansin ko dito guys, ano na ito, is plastic. Plastic ang pagkakagawa niya. I thought it is a metal, pero plastic siya guys. So, ingat na lang kayo siguro guys kung sakali man na makabili din kayo ng ganito. Dahil medyo ano siya, medyo baka parang brittle type siya pagka medyo napuwersa eh. Parang baka mabalik. Pero good naman. Good premium type yung
ano niya guys, yung pagkaka-plastic niya. And then, ayan na siguro yung mga jack for the camera and of course for the ano, ayan guys, tama, ayan yung for the, ano, for the mic and for the smartphone, pang ano siya guys, ito yung pang ano, pang cellphone. And then yung isa is for the, ayan guys, ito yung, I think this is for the action camera. Okay, dalawa kasi yung kasama niyan eh, upon researching din, nag-search ako sa YouTube. And then, ayan, yan na yung laman niya. And then yung parang ano niya, yung storage, and then yan, silica gel. And then itong ano guys, itong storage bag, storage pouch. Okay. And then that's it. Ayan na guys, yan po yung pinakalaman niya. Anyway guys, siguro ang susunod na gagawin naman natin ito is punta na tayo sa test. Again guys, ha, uulitin ko lang, huwag po sana kayong mag-skip ng video kasi napaka-importante po nito. Sa mga last part ng video, ang gagawin natin ay tuturo ko kung paano mapatunayan kung original o fake ang ating nabili. And at the same time, yung bad experience ko about it. Pero for the meantime, magte-test po muna tayo. Ayan guys, ganyan po ang setup na gagawin natin pag nakakonekta siya sa cellphone kasi wala naman po akong action cam sa bahay. Okay, so let's proceed with the test na guys. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, I'm currently using the microphone right now. So tingnan nyo na lang yung difference with the microphone. Okay, so then yung next na video ko nito is wala pong microphone. Okay, wait lang guys ha. So ito guys, same layo ko sa cellphone and same recording. Ayan din po ang lakas ng boses ko without using the microphone. So ang gamit ko po nito is yung mic lang ng mismong cellphone. So tingnan nyo na lang po kung ano yung pagkakaiba guys. And then hello guys. So ayan guys, ito naman guys ay ginagamit ko po yung microphone pero inalis ko po yung wind fairy. Okay, titingnan natin kung malinaw. Okay, so ayan guys, wala siyang wind fairy niya. Nakikita nyo ba siya? Okay, ayan guys, so wala siyang wind fairy niya. Titingnan natin yung difference. Mic test. So ayan guys, dapat lumakas na po ang boses natin yan. So ayan guys, mic test muna tayo guys. Sandali guys, titingnan ko kung lalakas ba, kung ilalapit ko. Mic test. Okay, so ayan, titingnan naman natin ng malayo. Okay, mic test. Yan, currently may nag-iingay dyan sa tabing bahay. So titingnan natin kung maririnig yung background. Okay. Okay guys, so dito na tayo sa pag-check kung paano ba malalaman kung fake o original lang ating nabili na Boya product. Okay, so ganito lang yan guys. Ang unang-una natin gagawin guys is i-check natin kung paano natin marireveal yung code dito sa nakalagay dito. So ayan o, nababasa nyo ba guys? Ano bang nakalagay? Coat the Boya logos on the right with water, they disappear. So yan guys, huwag nyo pong susundan yan guys kasi yan po ang sinundan kong instruction at mali po ang nangyari. Ang ginawa ko guys, alam nyo, binasa ko ito kasi sabi niya Boya logos on the right. May logo kasi yan na Boya dito guys, medyo malabo lang kaya hindi nyo makita. Pero binasa ko, kala ko maaalis to at kala ko meron akong makukuha ano dyan, yung parang code. Pero wala naman pala dyan guys. So ang ginawa ko guys, nag-isip ako, tinignan ko itong araw na ito, itong kulay blue na ito. Dito pala yan ginaganon guys, yung kinuko ko. Pagkakuko mo dyan guys, lilitaw na yung code natin. Ayan guys, so yan. Pagkain, ayan na yung lilitaw na code guys. Yan, oh. Hanggang sa alisin na natin yan guys. Ayan. So yan na po yung code natin. Yan, para ma-check natin kung original ang ating nabili.
Okay, so paano ba yun guys? Sandali guys ha, isiset ko muna yung cellphone ko para makita natin kung i-re-register natin siya sa online. Kasi guys, merong ganun eh, para ma-check natin siya kung urig ba siya o fake. Sandali guys ha. So okay guys, so nandito na tayo sa ating cellphone para i-check kung okay ang ating boya, kung i-re-register natin siya. Kung tama ba, ang gagawin natin guys, isi-search lang natin, boya, boya, hyphen, okay, hyphen, wait, okay, yan, hyphen, mic check, boya, mic check, ayan, lilitaw na po yan, pindutin lang natin siya na ganyan, and then, yung pinaka, yan, security code, wireless microphone, boya, search na, pindutin natin yan guys, dito natin siya che-check. Okay, yan guys. Diyan po natin i-enter yung security code yung kanina guys, yung binalatan natin. So, ano ba yung security code nito guys? So, 1811. 1811 2277 2277 49 1191 1191 02. Okay, so inquire na natin guys. Oh, yan guys, so the security code you have queried has been carried one time, first query paging time. Ayan guys, if the query is not from you, beware of counterfeit. If you have any concern, please feel free to contact. Ang ano niyan guys, ibig sabihin niyan guys, kasi guys kanina yung unang-unang test ko guys, na-confirm na naglagay congratulations na. So ito guys, kumbaga second try na lang ito. Bali ito yung first try ko guys, so para makita nyo, buti na-save ko yung video. Ganyan po yung sasabihin ng website kapag ka-orig yung product. Congratulations on your purchase of authentic Boya products. Pero dahil second try na ito, kaya yan na po yung lumalabas ngayon. Pero yan na nga guys, ito yung pinaka unang paraan o pinaka the best na paraan para ma-check natin kung orig o fake ang nabili natin na Boya product. So yan guys. Ito kasi guys, sa totoo lang, marami po ang lumitaw na fake nito at marami ang nagbebenta nito ng fake sa online. Actually, ang price nito talaga is nasa 680 pesos. Pero 'di ba nabanggit ko sa inyo guys na 550 ko lang siyang nabili. Kasi guys, sale lang noon, mid-year sale po kasi nung binili ko ito. So meron po akong voucher, meron po akong coins, pinagsama-sama ko yung discount kaya umabot po ng 550 ang pagkakabili ko. By the way guys, ito po yung seller ng original na Boya. Ito, one gadget. However guys, di ba ayan guys, so 610. Ayan guys, so pati shipping pala guys, umabot yan, 544. Ganyan ko lang siyang halos nabili, 550. I don't know bakit ganito yung resibo. Pero yan po yung seller na seller ng urig na ganito guys na Boya. Meron pa po sigurong iba na seller na nagbebenta ng urig na Boya, pero ito po talaga yung pinakamaraming review ng Boya products. And at the same time, meron din siyang iba pang mga products na binebenta na original din, like Rode brand. Eh yun, grabe yung mahal nun guys, nasa 3,500 yun, 4,000. So dahil hindi natin afford yung ganun, eh dito lang tayo sa mga budget friendly microphones. Kaya ayan guys, ngayon guys, tatanungin nyo ako, ano ba yung naging bad experience ko sa kanila? Okay, eto guys ha, papakita ko sa inyo yung screenshot ng napag-usapan namin ng One Gadget. Okay, so bali ito yun guys, ito yung convo chat namin ng seller na One Gadget sa Lazada. Okay, so ang kwento kasi nito guys is ibinabalik ko kasi yung microphone sa kanila kasi guys hindi ako gaanong satisfied doon sa binigay na performance sa akin ng mic dahil mahina yung feedback. Kung mapapansin niyo yung unang test na ginawa ko, mas malakas pa po yung
boses ko doon sa microphone ng cellphone kumpara sa microphone ng Boya. Kaya yun ang dahilan, kaya binabalik ko. Pero ang sagot sa akin ng One Gadget, guys, kailangan daw gumamit daw ako ng open camera app na tinatawag. Tapos daw, i-adjust ko daw yung settings na ilagay ko daw yung external mic doon sa audio source na tinatawag niya. Ayan guys, so basahin nyo na lang yung combo namin. Kasi guys, ang explanation niya, compatible po kasi siya for Apple and Samsung user kahit hindi kailangan ng app. Pero yung other model or brands ng phone, hindi daw po compatible ang app ng Boya or open camera app. So in short guys, ang naging problema, kapag pala hindi Samsung o hindi iPhone ng cellphone ninyo at gagamitin nyo yun sa cellphone ninyo at bibili kayo ng Boya microphone, ang tendency na mangyayari guys is kailangan nyo mag-adjust at kailangan nyo mag-download ng open camera na application para lumakas yung boses ninyo by using the Boya microphone. So doon ako medyo naguluhan kasi guys, sa totoo lang yan, bago ko binili yung Boya microphone na ito, nag-research muna ako sa YouTube, sa online, sa Facebook, sa mga review nung product na ito. However, yung palang mga nagre-review nito sa YouTube guys, sa totoo lang, wala silang sinasabing problema na ganun. Kaya meron tayong iniingatan na credibility sa ating channel, kailangan ko pong i-disclose yun para po makatulong ito sa mga future buyers ng Boya products para din alam ninyo kung ano yung magiging expectations nyo once na nakabili kayo ng Boya products and by using it with other brand of phone. Kasi guys, syempre napakahirap nun guys medyo kahit na paano nating isipin guys, sa halagang 600, kahit na hindi siya ganun kalaki or kahit hindi siya ganun kamahal, may halaga pa rin yun guys. So syempre yung expectations natin, kailangan natin i-lower pala ng konti para wag po tayong masyadong umasa ng napaka good feedback. Pero upon thinking it deeply, naisip ko naman, What can I ask for more, di ba? 600 pesos lang naman. And at the same time, quality naman dumating at working naman eh. Kaso nga lang talaga, mahina ang boses ko sa kanya, which is hindi normal kasi talaga yung ganun, guys. So, yun ang naging problema ko. Yun ang naging bad experience ko with them. Pero ang nangyari na lang guys, kinancel ko na lang yung pag-return refund ko sa kanila. Kaya ayan. Tinanggap ko na lang na ganun para na lang din hindi na humaba yung problema or yung usapan. Ayoko na rin kasi ng masyadong maraming pakiusapan. Ayoko na rin ng masyadong marami pang pinag-uusapan. So ngayon guys, ano ba ang verdict ko dito sa microphone na ito? So yun guys, as I have mentioned earlier, sa ibang brand ng cellphone, except for Samsung and iPhone, medyo mahina siya. So you will be needing the open camera app for you to maximize the use of the microphone. Other than that, parang wala naman. Meron pa bang masasabi ko? Yung ano guys, yung noise background noise. Akala ko kasi meron siyang noise canceling feature, pero it turns out na wala naman pala. Kasi guys, nung tinignan ko siya, tinest ko siya sa background noise, wala naman pala. Kumbaga yung wind fairy pala niya guys, yung parang windshield fairy. Panghangin lang pala talaga siya. So kung gagamitin niyo siya sa labas, kunyari nagba-bike kayo or for example, meron kayong ginagawa na shooting tapos medyo mahangin, yung use ng wind fairy is to cover the mic para ma-proteksyonan siya sa annoying sounds. So yun yung bali purpose niya. Pero yung background noise canceling, wala siya noon, guys. So yun ang bali magiging verdict ko sa ano na to, sa product na ito. Then other than that, wala na siguro guys. Okay naman ang quality. It is brand new of course, and na-check ko naman siya na authentic siya sa website. So yun guys, I think that's it. Yun lang ang maiko-comment ko. Yun lang ang naging bad experience ko talaga dahil hindi ko in-expect na kailangan ko pa palang mag-adjust
just to maximize the use of the microphone. Other than that, wala na, guys. So yun, guys, I hope may natutunan kayo sa video na ito. So kung plano nyong bumili, at least meron na kayong pwedeng mapag-isipan na dahilan kung bibili ba kayo o hindi, or go for the brand na mas mahal. So ayun, guys, ginawa ko lang po itong video na ito out of honesty. Ayoko po kasing masira yung pangalan ko. Ayokong masyadong nagbibigay ng positive na pure positive feedbacks. Kasi guys, even yung mga ibang vloggers, hindi nila sinasabi yon. Puro positive lang ang sinasabi nila. Kailangan maging open tayo sa lahat ng mga pros and cons. So anyway, guys, ayun, guys, thanks for watching. Until next time, sana huwag po kayong magsawa sa pagsuporta sa aking channel, at sana makagawa pa po tayo ng maraming video na tulad nito para makatulong pa tayo, guys, sa mga nagpaplano na bumili ng tulad nito, ng mic na tulad nito. So ayun, guys, thanks for watching. Till next time, once again, bye for now. Bye!